Echo. Pero what Falcons AP Brent has is again yung macro design ng kanilang lineup with the chip and the Nolan. Map control is everything for Falcons AP Brent. Yeah, pero maririnig natin ang chat ng magkabilang panig na ito. Welcome sa game number 5. Huling pagtutuos para sa upper bracket finals. Sino ang magkakaroon ng pagkakataong ibandera ang Pilipinas patungo sa MSC? Looking at the emblems. Galit na sa damage. Mga damage talaga eh. Oo, napakarami nating nakikita ng assassin emblem mula dito sa side ng Falcons AP Brin. Mukhang hindi nila tayo ibibitin pagdating sa mga pag-hunt down ng members dito ng Team Liquid Echo. Okay. And speaking of hunt down, si JP agad ang sinubukang i-hunt down. Isa rin sa mga kapansin-pansin dito, no? Yeah, maganda yung Kaja pick. Pero kasi nandyan, nandyan si Kapitan Few with it, Valentina, na pwedeng agawin yung Divine Judgment. Yung design ng comp ng Falcons AP Brin, napakahirap i-quantify, napakahirap ilagay sa stats yung kopya ng IMU for the Divine Judgment. Uh-oh. Yung map movement ni Kyle TZ, yung pressure sa early game. Keep in mind, laning stage, lamang yung Barat sa Pakito, lamang yung Roger sa Kari. Momentum-wise, lamang din ang Falcons AP Brin sa pag-control ng resources kasi mas mobile yung heroes nila pagdating sa pag-control ng mga territory. Yeah, pero may question pa rin na malaki para dito kay Kyle TZ. Again, nung regular season, sumubok sila sa mga assassin, nag-try mag-Joy, nag-try mag-Fanny, even the Ling. Pero hindi naging effective. Now, game number 5, Nolan. Ito na yung mga playoffs, Nolan, na pinag-uusapan natin. Hoy, napakaraming nag-level 4 mula sa side ng Falcons AP Brin. May mga na-reveal nga lang. And Sanji takes down Few! Pero Kyle TZ naman ang makakasecure ng ating first turtle. Kaso napakaraming makukunat na humaharap. Tinatapangan lang ng Team Liquid Echo ang Falcons AP Brin. At mapipilitan na lang muna silang mag-disengage. Malaking bagay ito ah. Lumipat si Benny Cutie. Hindi siya nakabalik sa portal. Maaabangan siya ng Roger, however. Sakit. Sanford! Sakit. Flap TZ versus Sanford. May kita mo yung shield eh. And kinakapitalize ni Sanford yung kalamangan niya. Kasi again, nakarely itong Barat sa mga minions na pwede niyang kunin. Yeah. Kapag hindi full stocks yung big guy niya, hindi siya pwede makipagsabayan ng hampasan kay Sanford. Ang nga pala, no? Barats ulit ni Flap TZ ito. Parang familiar sa maraming mga... Signature. Alam ni Flap TZ kung paano kumain yan. Kabisado niya yan. Nananarate niya kung papaano. Sabi niya, ito yung mga mga kakainin ko eh. Nakalabas na yung tila eh. Ganun yung sabi niya nun. Ganun. Pero going back dito sa laban na to, Flap TZ, may kita natin yung versatility talaga sa player na to, no? Hindi lang mga AoE type na hero ang kaya niyang gawin. Kumuha rin siya ng CC, pero naagaw yung XP crab. Malaking edge to para kay Sanford. Naghintay lang eh. Binweluhan lang dun yung mga pagkuha. Pero si Kyle TZ rin naman ay nakaabang kahit papano doon sa kanya sa bandang top lane. Makikita natin kung ano nga ba ang magagawa rito dahil dinitonas welcome na nga si Sanford at pinracture pa. Ah, so, pero mukhang kahit papano ay may mga makukuha pa siya na outplay. No way. No way, Sanford. Hindi man lang nag-flicker out. Yeah, sobrang calculated yung extra shield na nabibigay ng mga jabs mula sa kanya ngayon. Nakaplato ng kaunti. Dito, itong si Benny Cutie. Turtle ay available na rin. Imagine mo gano'ng kasakit yung 4 Falcons AP Brin. Trade sana. Ang daming hero sa may bottom lane. Mag-isa at Stanford. 2v1 situation. Hindi kayo nakakakuha ng energy shield. Na wala ka pa ng explainer. And now you lose that turtle. Oh, sobrang daming kinumit. Pero ito, speaking of commit, all out talaga ang pag-TP ng Falcons AP Brin sa baba. Kinuha nila yung kill on to Sanji. Ngayon naman ay nangugulo sila sa bad ng purple bomb. Pero si Few, makakatakas pa nga ba dito? Sanford, isang suntok na lang. At nakuha nga siya roon. Pero dito naman, pagbabalik sa bandang Riverside, ay mukhang natatagalan ng Falcons AP Brin. Yung mga maukunat at inilalaban pa din. Sanford. Pero Sanford na nagpapalik. Mukhang siya naman ang magiging kasagutan sa mga gusto sanang iwasan at kuhain kills. Dahil makakabawi sila. Pero Super Marco, still with a double kill pa. Galdizi as well! Talagang hindi natatapos tong laban sa baba! Triple kill para kay Super
Marco. Pinagkakalmot. Wala na. Wala nang makro-makro. Wala na. Nag-brawl. Nag-brawl sa turtle. Lahat ng flicker nagamit. Lahat ng purify nagamit. Ang tagal nung laban ngayon. Pero ito yung ano eh. Ito yung sinabi ng password sa Ipi Brent. Kahapon, nag-training kami ng micro eh. No. Pinapakita nila sa likod. May replay pa! Okay, okay. Gano'ng haba kaya yung replay na ito? Kasi ang tagal nung team fight na nakita natin dun eh. O, di ba? Ayan, o. Totoo. And nakita naman natin yung effort ni Sanford doon. Kaya lang kasi alam natin, may threshold na buhay na hinahanap itong Roger na to. Kapag umapot ka doon, maaamoy at maaamoy ka niya. Additional stats para sa kanya. Saan nga nakakita ng Roger po yung flicker sa ano? Flicker baril. Flicker baril. Di ba? Well. Grabe yung ginawang micro ng Falcons AP Brendon. Could have been a team wipe. Pero nakakabattle kung ikaw yung Liquid Echo. Naramdaman mo, tatlong hero sana yung kaya mo patahin. Pero ni isa wala kang nakuha. 4-0-1 na ngayon si Super Marco. Men, hindi nakakapagdaka lahat to. Nominated eh. Ay, meron! Sa Opiak! Sanford ay hindi na kinaya. Cartiz, sinusunod pa nga yata rito. Sabi ng Falcons AP Brent, kami naman ang magbubrawl. Tapos sa bandang taas naman tayo. Sabay conceal, pero natakasan ni JP yun. Nakakatakot dito. Hawak pa rin yung ultimate ng isang Kaja ni Few. Any moment, pwede sila mang burst. And Kyle TZ, isa sa mga kailangang bantayan. Kinikwestiyon pa natin kanina yung assassin. Oo. Pero playoff Nolan to! Again, ito yung binabanggit natin kanina, yung design ng kanilang composition, map control, is everything. Nandyan na naman yung macro rotations. Lamang sa paggalaw sa mapa, especially with the Nolan, napakabilis mag-clear ng mga jungle, nakaka-rest po agad for Falcons AP Brent. And ngayon, ang problema mo for the lineup ng Liquid Echo is kailangan mong hintayin yung late game ni Benecuti. Yeah. Medyo mahirap antayin itong mga bagay na ito. Alam natin, item-dependent ng isang carry. And kinuklose lang ng Falcons AP Brin yung gap eh. Wala silang, hindi nila pinagpapahinga dito ang Liquid Echo. Parang ano din eh, kailangan na maghintay muna talaga ng timings dito ng Liquid Echo. Apart from the fact na kung ikukumpara sa nakita nating emblems dito ng Falcon AP Brin na sobrang agresibo, parang kinakailangan na mag-ingat dito ang Liquid Echo. Kasi kumbaga ultimo kay Benecuti, nakikita natin dito talagang brave smite at gusto muna na makatagal sa mga nagiging laban. Dahil hindi talaga biro yung pambibiglang ginagawa ng Falcons AP Brin. Look at the sheer gold difference between the two most important cores. Yung jungle pati na rin yung gold. Ang laki nung lamang dun ni Kyle TZ dito, labang kay Kyle TZ. And the thing is, kahit sabihin natin may carry dito, yung Liquid Echo, ang daming damage dealer from the side of Falcons AP Bren. You also have to take note yung burst potential ng isang Nolan. Although may Wind of Nature naman na pwedeng sumagot, pwedeng manggaling dito kay Benecuti. The thing is, yung damage talaga. Grabe. Tinawag kagad dito ang grupo. Tinawag kagad ang bees. Carl. Carl TZ. Naghahanap, lap, hinahabol. Dito! Medyo napagitnaan dito si Carl TZ. Tapos hinatak pa ng kinop yung Divine Judgment ni Kapitan. Hindi ka na pinatakas. Grabe naman. Mahirap dito. My Lord eh. My Lord na sasalubong. Oh my Falcons goodness. AP Brin. Malinis ang naging trabaho nila against Carl. At malaya din itong Lord na ito. Nagbabagsak sa kamay nila. Yung laban ng Falcons AP Brin naging 6v5. Nabangga nung back siya yung Lito Wanderer. Naharangan ng Lito Wanderer yung exit ni Carl TZ. Naalala ko si Wise. Yung Cyclone Eye. Si Carl TZ na Lito Wanderer. Very unfortunate. Para dito ay Carl TZ, pero kailangan nila mag-move on doon. Reset para sa kanila. Lord ay nasa may bandang itaas. Yun ata yung pinakamalaking contribution ng Lito Wanderer sa buhay ng MLBB. Sa totoo lang, akala ko nga kung ano lang yung Lito Wanderer na yan. Eh. Yung pala yung ano, purpose nun. Hindi pala, vision lang yan. Hindi pala. Blocking tool pala yan. Grabe dito ang naging impact nung ating naglalakad na pechay. Ano diba? Kasi iba sinasabi nila, papabagal lang sa park yan eh. Pag nanalo Falcons, oh! Ay, teka lang, ang ikinumit dito ay si Few pala. Tapos reverse down dito ni na Sanford, pero hindi yata sumasapat ang damage. Ando na nga yung kamao na sasapat. Tapos tinutunaw na nga nila Benecuti. Pero si Super Marco ay godlike na. At kamuntikan pa doon si Flap. Okay, 1-4-1 na nagipalitan!
Pero nakakuha pa si Sanji dito ng isa 2-4-1. Pero mga Tore ay babagsak sa gitna at sa itaas. Mabilis na rin nilang tutunawin itong level 1 na Lord. Great Dragon Sphere, by the way, para kay Super Marco. Mobility, damage, cooldown reduction, lahat ng kailangan ni Super Marco dito para maging Super Roger. Nandyan na. Pero again, pag nanalo pagod si AB Brandito, MVP yung Lito, man. Oh my gosh. Hindi ako mapayag na hindi. Balik pa rin doon eh. Highlight talaga eh. Pa-legendary na nga yata. 7-0-1 pala. Doon nagkaroon ng after nun nagkaroon ng 4K gold swing eh. Yung pagod sa AP Brand, ang dami nakuha nila Super Marco, ang dami nakuha ni Kyle TZ, nawala ng teritoryo yung Liquid Echo dito. At ngayon, ipit na sila sa base nila. Hindi sila basta-basta makakalabas kasi again, ang problema nila dito, may nagahunting na Nolan and may chip ka pang problema. Oo, lagi nakaharap yung chip dito. Alam mo, ang ginagawa lang yan, lalo naka-emo yan. Ang ginagawa lang yan, hahanapin lang yung mga players dito ng Liquid Echo. Tapos, kapag ka right timing na, or right moment na, ilalapag lang niya yung ano niya. Yan na yata yung right timing na yun. Dinitonas, welcome na nga dito si Carl TZ. At hindi na siya makakatakas pa. Kaya natin sinasabi na kabisado ni Flap. Kabisadong kabisado. Flap TZ, yung mga yum. Grabe, actually kabisado nilang lahat eh. Alam nila walang rolyo, nilapagan ng missile expert, and just to make sure, ni-retry pa ni Kyle para di makalabas. JP! Pati si JP dito! Pero may clutch na Divine Judgment, kaya naman si Pew ay mapapunish doon! Pero aabante na nga yata rito ang Liquid Echo, pero mahanap si Benny Cutie, pero buhay pa din! Hindi makukuha ni Kyle TZ! Pero hindi titigil dito si Sanji, andito na rin yung rollout. Ni Carl TZ, tumatama pa rin yung mga star shot. The Lord is up. Wala si Pew for the next 10 seconds. Pwedeng i-rush ito ng Liquid Echo. May appraisers dati pala nila pero meron ng pag-abang. Uy, ni-rush! Ni-rush! Nakuha yung Lord! Nakuha na nila yung Lord. Sa isang inhale-exhale, wala na ang Lord. Nakuha niya nun, Young Goat. Yung Lord, lumabas yung graphics eh. Sa baba eh, isang mabilis eh. Okay, so ngayon, kailangan mo na mag-clear dito ng Falcons, Liquid Echo. Balansehin ang mga minions. Kaya na. Kasi 12:44, labas ang Lord kaya sa may ibaba. Oh my goodness, babaliktad ba ang laro para sa Liquid Echo? Ang hirap manood. Ang hirap din magkasumasakit yung puso ko. Totoo yan. Hindi ko alam sinong pipiliin natin. Pero sure tayo, kahit sinong patala natin dito, nasa safe hands tayo. Nakikita na natin ang future na naman ng MPL Philippines at ng Pilipinas mismo sa mga paparating na international tournament, specifically ang MSC. Yep. Pero kailangan muna nilang abutin ito. Yeah, hindi sumasapat ang inhale exhale para sa mga nararamdaman nating emosyon dito sa laban. JP. Pero kinakailangan muna nilang depensahan yung Tori doon sa baba. Pero naiwasan ni Flop! Yung huli sana na gagawin ni JP ngayon, wala siyang flicker. Grabe. Sabi ni Flop, dito JP, uncle break ka muna. Uncle Break, ha? Actually, ginamit niya doon yung Detonas Welcome niya, eh. Oo, ang lupit, eh. Wow. Imagine mo, hindi lang pang sisimin niya, pinang-dash pa niya. Ibang klase. Over the backwood, eh. Ibang klase. Naniniwala na akong kabisado talaga ni Flap yan. Kabisado talaga niya yung Baras. Oo, kahit nung nagbago na yung ulti niya. Kabisadong-kabisado niya pati, nadagdagan yung kanyang pagnanarate lang. Pero ganun lang din. Oo. Dati kasi humahaba yung dila, eh. Ngayon, pwede na niyang iba to kahit saan. Sa ikot niya. May agaw na gagawin sa purple buff. Uy, pero maabot tayo late game, ha? Remember, may carry, may Navaria, and may walking win condition sila with a divine judgment from the side of Liquid Echo. Actually, dito na medyo nagdi-diminish yung advantage ng Falcons AP Bren. The fact na meron silang chip, kulang silang set dito sa loob ng base, wala silang instant jump, and wala rin silang nung big teamfight ultimate. And yung mapa ng Liquid Echo, hindi na nila kailangan problemahan yung split kasi essentially base lang naman yung pinoprotektahan nila. Yeah, and kung makikita na nga natin, no, para sa magkabilang kupunan, specifically yung mga XP laners natin, nagbibigay talaga ng malaking impact sa laban na ito. Sanford with 3-2-2 na KDA. Even though na si Flap TZ ay wala pang nakukuha ang kill, with that 8 assist,
halos lahat ng team fight kasama siya. Uy, siya yung isa sa mga pinakamataas ang nababatong damage. To think na ngayon, hawak-hawak na rin niya yung kanyang Malefic Roar. So, kapag ka nagkaroon sila ng target dito na mahahanap at mababurst down, particularly sina Sanji at Benny Cutie, napakalaking disadvantage nun para sa team or sa Liquid Echo. Rather, lalo pa at meron na nga ang paparating na Lord No Choice. Kailangan yatang umangat ng kaunti ng kupunan ng Liquid Echo. Ako, nagsisimula na dito ang Viz. Tugulong-gulong si Carl. Nakon sila, yun ah! Kaso galing sa likod na naman si Owen, pero natutunaw na yata siya ngayon ni Benny Cutie, ah! May Star Shatter pa na kumunekta, tapos si Carl Tizzy na mag-burst down yata. Kaya naman napakalow na niya, pero may Divine Judgment pa na natitira, kaya si Flap Tizzy, Immortality ang mapapop. Carl Tizzy, kinuha yung Lord habang nangyayari lahat ng bakbakan. At ngayon naman, ang sabi ng Liquid Echo, ituloy na natin to Sanford ang flicker in, pero hindi tumama. Nagamitan pa lang yung Opia Divine Judgment, pero may Clutch Shield na kinahin, footlock din ni Super Marco! Oh my gosh! Crucial! Like and pounce! Para dito kay Super Marco with 8-0-2 na KDA. Indeed, a bulletproof para sa laban na ito. Muntik pa. Makuha ni Carl Tizzy yung Roger doon. We have to comment yung ginawa ni Owen, pati na rin ni Flap Tizzy, literal, na tinanulan nila yung basha, pati na rin yung carry. Hindi nakahanap ng intro, entrance pala, ang Liquid Echo na sa team fight na yon. And even though nawalan sila ng dalawang hero, they were able to prevent Liquid Echo from taking any casualty on their side. Yeah, and yung sandwich play na sanang pinaplano dito ng Phantom Saving Plane ay natunog ang kagad ng Liquid Echo ngayon. Kahit ganun at nagkapalitan, 7K pa rin ang kalamangan ng Falcon Save Friend. And full item na itong si Super Micro, este Super Marco. Super Gold. Super Gold Lane. Super Gold. Super Roger. Lahat na nang pwede nating itawag. Kasi nakikita natin sa kanya itong legendary performance, 8-0-2. Grabe ka na, Retikiano. Grabe naman to. Si P. Retikiano. Retikiano na may mga pasaporteng dala-dala sa mga bag nila. Ready yung mga teams natin. Ready lahat yan. Alam mo, pagka nanghingi ng valid ID, may ilalabas ka agad eh. Oh. And yung valid ID na ipapakita nila, napakaraming tatak niyan. Oh. Passport eh. Napakaraming tatak niyan. Hindi pa tapos ang world tour. Yun ang kanilang ipinapakita dito. With 6.3k gold lead. Sabi ng Fagong AP Brand, naaamoy na nila yung boarding ticket. Naaamoy na nila. Diba? Yung visa. Iba rin ang amoy ng aircon sa aeroplano, diba? So ngayon, para sa Fagong AP Brand, palapit na ng palapit ito. Pero sa Liquid Echo, kailangan pa nilang tumawid ng mahaba-haba. Though sabi mo nga kanina, Midnight, yung late game, may chance sila kasi may carry kaya sila eh. Yeah, kumbaga yung Liquid Echo dito, buhay pa rin naman yung chance nila paglaban yung MSC spot. And imagine mo, pag nanalo ko dito sa game na to, hindi lang Grand Finals, hindi lang MSC ticket, hindi lang din yung prize pool. Pag panalo mo dito, may 50,000 USD ka kagad. Diba? Kasi last place sa MSC, 50,000 kagad. Man, matindi. No? Kung sinasabi nga, vocal naman ng Falcon sa AP Brand. Sa sinasabi nila na ang nagiging inspirasyon din nila is pera. Di ba? Pabiro. Although, totoo. Half meant, di ba? Pero again, yung bonding experience at yung pagre-representa sa Pilipinas yun kasama importante. Yung pera, importante yun. Yun ang importante, marepresenta yung Pilipinas. Tama. Kasama yung pera. Uy, pero ang daming nakatago, ah. Yan na. May makikita, may bibigyan na nga ba? Kinatakba dito, ginamita na nga ng Divine Judgment and Flap Tizzy is down! For Falcon's AP Brand! 1-4v5 ang magiging sitwasyon na ito. Kailangan mag-wave muna ng Falcon's AP Brand. Pwedeng i-rush. Andito pa naman ang mga retry holders. Pero kulang sila ng hit. Kyle, sa may bottom lane, Kyle! Iba yung kanyang hinahanap na gawin doon. Pero JT pumasok, kaso na-cancel nga lang. Immortality ay na-pop doon at meron na rin shortcut na nakalatag. Oh, pero hindi nakakasunod si Kyle. At ngayon naman si Super Marco na ang gagawa. Dahil dinanap niya doon ang kill kay Sanji, pero masya-shutdown lang din siya. And Ogun takes down Benny Cutie, pero si Sanford hindi pa tapos. Hinanap din niya yung susunod na kill, pero nandito na si Kyle Dizzy na makahanap pa si JP! By cell! Hindi pa sila tapos dito. Pop yung immortality ngayon, takas mula kay Carl. Kyle! Kyle! Mamakbangan! Yung mga platito ang kukunat! Nahanap talaga nila! Immortality is pop dito, pero si Sanford maaabutan nga pa si Kyle. Hindi na, pero mag-isa na lang siya kasama si Flap Dizzy na kababalik lang! Napakahaba na nangyari na yon. Napakahaba na naging team fight. Walang nakapitik ni isa doon sa Lord na yon. Ang daming bumagsak.
But then again, hindi pa rin natin alam kung sino man nanalo dito. Yung puso ko. Yung puso, pinaglalaro nila yung puso natin. Uy! Roller coaster of emotion. Pero ang dami nangyari. Ang ganda ng setup ni Kyle TZ sa may bottom lane. The attempt to split push kasi alam niya may shortcut. Pero Benecuti, nung lumabas yung shortcut, pinatay niya kagad yun. Hindi kagad nakalipat si Kyle TZ. Pati na ganyan yung buy and sell. Nabuhay pa yung Nolan. Nagbeta siya ng item, bumili ng emo. Sunport! Okay. Flapjc, atras muna siya dito. Pero tinamaan sila ng Astral Echo, ha? Oo, parang nararamdaman ni Flapjc yung damage. Pero si JP nga lang nahanap dito. Pero si Kyle! Ang unang mabibitas! Si Super Marco gusto sanang kumalmod. Pero makikita mo na yung damage ng pinagsanib puwersa ng Liquid Echo dito sa bandang gitna. Oh. At tatlo ang tutumpa! 3-4-1 and double ata ito. Four. May minion sila. Matagal ang death timers. 30 seconds by Kyle. No, may iwasan doon if you yung jump. Mati-terify pa si Sanford. Mapapop yung immortality niya rito. Pero si Benny Q deal true damage sa may star shatter. Oh. Ay sasapat to take down Ogwen in the middle lane. At nandito na nagbabarja ang Liquid Echo! Ang Express nagsisigawan na. May minion sila nakasama. 10 seconds, 10 seconds! This might be the final push. 8 seconds para kay Kyle. Kakayanin pa niya dumipensa! May isa silang minion nakasama at wala nang ibang nakikita si Benny! And it's Echo! Natutungo sa EBC! Liquid Echo! Iwawagayway ang bandila patungong MSC! Welcome sa Riyadh! Carl TZ, isang game ang kinailangan patungo sa naiiwang isang titulo. Magiging mabigat at madugo ang labanan sa lower bracket. Nag-aantay ang AP Bren or Falcons AP Bren sa dalawang bakbakan mamaya. Pero ang Liquid Echo with that crucial huli mula kay JP. Pero narito ang Falcons AP Bren. Hindi pa tapos ang kanilang kampanya. Halina't palakpakan ang Falcons AP Bren. Hindi pa tapos lahat ng ito. Mag-aabang sila sa lower bracket finals kung saan kung sino magwawagi sa Blacklist at sa RSG ay kanilang lalabanan. Pero ang nagwagi para sa duelo na ito,